What's up guys and welcome to my channel! Ngayon guys, pag-usapan naman natin kung ano yung effective way ng pagpapapayat. Ako kasi guys, kaya ako nagpapayat noon dahil nakita ko yung sarili ko sa isang buong salamin at na-realize ko kung gaano ako kataba. Kaya ako nag-decide na magpapayat. Nag-try ako mag-jogging 30 minutes per day. Sa apat na block dun sa tinitirhan namin dati. Tapos, nag-work naman siya guys. Ito yung result. Ito yung picture ko nun. Yan yung resulta ng 30 minutes a day for 3 months. Yan guys, effective naman siya kahit nagkakanin ako nun. Pero, ganyan pa din yung resulta niya. Tapos, na-stress ako nun sa manager ko. Kaya, tumaba ulit ako. Tapos, yun. Naging masiba ulit tayo. And then, na-realize ko ulit na bumalik sa journey. Tapos, nag-gym ulit ako. Ito yung picture. Tapos, nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan ko. Kaya, bumalik na naman ako sa pagiging mataba. So, ganun guys. Mag-journey ako, tapos babalik ako, tapos mag-journey ulit ako, tapos ganun ulit yung cycle. Tapos pag-usapan natin mamaya kung bakit nga ba ganun. Tapos ayun guys, kaka-exercise ko, parang inisip ko na papagod na ako, parang may way ba para pumayat na hindi nag-exercise. Kasi hinihingal ako, ayaw ko ng ganun. Kaya ayun, nag-try ako ng Optimum, yung dark coffee. Tapos, nung ni-try ko yun, may naririnig ako na parang, matinis sa tenga. Kaya, unang inong ko pa lang nun, ayoko na. Tsaka yung sobrang tapang, kaya hindi ko na tinuloy. Buti na lang may free taste. I mean, pina-taste muna ng tita ko bago ko binili. Tapos sabi niya, itry ko daw yung kokwa. Tapos yun nga, trinay ko yun. Mas bet ko yung taste nun. Tapos, natry ko siya. Nagbawas naman ako ng timbang. Nakita ko yung result. Tapos hindi na ako nag-follow up. Kasi iniisip ko mag-gym. Mag-gym ulit. Nag-start ako nung February. Tutuloy ko ulit mag-gym. At gusto ko na ng result. Kaya magko-commitment ako ng 1 year. Sabay-sabay tayo mag-update kung ano yung result. Nandiyan naman yung kuya ko, ituturo niya kung paano yung mga sequence ba para makuha mo yung resulta mo. Kasi yung guide niya din noon, yung pinsan namin na bodybuilder, kaya ganun. Kaya yun, at saka dahil quarantine ngayon, mag-home exercise muna tayo, jumping jack, jumping rope. Activity na active ka lagi. Tapos i-lessen yung rice natin. Try natin guys. Alam kong mahirap pero subukan natin dahil may goal tayo. Try natin i-achieve yun kasi masarap sa pakiramdam kasi galing din ako dun na try ko na din. Tapos ngayon nga may iniinom ako ngayon na hindi nagre-require ng exercise or anything. Maganda rin siya sa kalusugan. Nililinis niya yung katawan. Tsaka natural way siya. Ito guys. Turmeric. Ito. 80 pesos per kilo lang siya dito sa Baguio City. Ang ginagawa ko dito guys, dinigdikdik ko o kaya pag minsan, ini-slice ko na lang. Nang maninipis. Tapos, lalagyan ko ng 1 1/4 na tubig para yung 1/4 pampakulo niya. Tapos, ang matitira na lang dun, isang baso, pang isang baso. Importante guys, na lagyan nyo ng pepper. Pinch of pepper para mag-activate yung properties niya na maglinis sa katawan mo. At saka, mag-burn ng fats. Tapos, ako kasi nilalagyan ko pa ng cinnamon powder. At saka yung kokwa. Para yun na yung asukal ko. Ito guys yung kokwa.
Alam naman natin lahat ang cocoa. Tapos, may Yes. nabasa akong article na yun nga ang effect sa kanya ng turmeric. 18 pounds daw ang nabawas sa kanya. About 8 kg or 9 kg. Which is good na din in 3 weeks. Guys, ang hirap nun. Pag sa gym lang, mahirap yun, promise. Tapos ako nga magti-3 weeks na din dahil nga sa quarantine. Tapos walang gym. Ramdam ko, guys, lumiliit na naman yung chan ko. Tapos naramdaman ko yung mga skin ko nagdo-loose na kasi sa sobrang daming tabako noon, ngayon nagbo-burn na sila. Effective siya, guys, promise. I-try nyo sa sarili nyo. And then, comment nyo sa baba kung ano yung effect sa inyo. Sa akin kasi, mag-iisang buwan na din dahil nga sa quarantine. Walang gym, hindi pwedeng mag-gym, hindi pwedeng mag-exercise sa labas. Kaya, home muna tayo. Sabayan na muna tayo mag-exercise. Baka naman isipin nyo, paano kami maniniwala sa'yo? Eh, ikaw nga, mataba pa din. Hindi ako ganito kataba, guys. Ito yung picture ko. Bago pa ako naging ganito. Guys, ramdam ko siya dito. Kasi, yung picture ko, tapos dito, nag-curve na siya dito, guys. Nagsisimula siya dito, tapos susunod na yan dito eh. Susunod na yan dito. Dito lang talaga ang mahirap. Tanggalin. Pakita ko sa inyo yung picture. Nag-try na ako mag-loose talaga as in loose. Pero natitira talaga yung sa baba. Mahirap yan siyang tanggalin. Kailangan mo ng exercise. Extra power. Aja! Bakit ba ako bumabalik sa pagkamataba? Kasi ganito yan, guys. Iisipin mo kung sa sarili mo din, ia-assess mo yan. Ano ba ang problema mo? Magkakaiba tayo eh. Yung iba kasi, parang dinadaan nila sa pagkain lahat ng nararamdaman nila. Ako, pag masaya ako, kakain ako. Pag malungkot ako, kakain ako. Pag depressed ako, kakain ako. Kahit anong okasyon, kahit anong nararamdaman ko, kumakain ako. Dinadaan ko sa pagkain. Yun yung outlet ko nung nararamdaman ko. Lalo na pag-stress talaga. Gusto ko ng mga oily food, mga crunchy, mga fried, mga ganyan. Tapos sweets, especially sweets, lalo pag stress. Isa pa, guys. Aminin natin, wala tayong disiplina. Kaya ganun at ganun pa rin ang nangyayari. Kain tayo ng kain. Aminin na natin, guys. Masarap talaga kumain, lalo na pag may okasyon, masarap ang lumpia. Sa case ko, pag iniisip kong magda-diet ako o magpa-fasting ako, hindi ko kaya eh. Nauunahan ako ng gutom. Mas ginugutom ako. Ayun, guys, bakit ba tayo nandito sa video na to? Kasi nga, gusto natin malaman kung paano ba magpapayat. Alam nyo, guys, sa dami ng binasa ko, sa dami ng pinakinggan ko tungkol sa pagpapayat, iisa lang naman sinasabi nila eh. Share ko lang din sa inyo na ganito. Dapat may goal ka. Tapos isipin mo yung goal mo dapat achievable. Tapos nandun yung mindset mo, yung heart set mo. Dapat iisa yun. I mean, mag-align yun para ma-achieve mo yung goal mo. Yun, guys. Tapos, guys, i-priority natin yung kalusugan natin. Dahil yun ang puhunan natin sa buhay na ito. Kasi kung sick tayo, paano na? Paano na natin magagawa ang mag-exercise? Paano na natin matutulong yung pamilya natin? Paano na tayo makakapag-vlog? Ito pa isang tips, guys. Iminom tayo ng 2 to 3 liters per day. Tsaka yung pag-inom ng 2 to 3 liters per day, hindi po yun biglaan dahil parang sa atin, hindi naman tayo sanay na uminom ng ganun kadaming tubig. Pero as we go along, mapapractice naman natin yan. Nakakatulong siya, guys. Ako, sinusubukan ko na. Nakakadalawang litro na ako. Isang week ko na siyang pinapractice kasi hindi naman ako sanay uminom ng tubig talaga.
Pero kung may goal tayo, kaya natin yan. Ganun. Ah. Ayun guys, umiwas na tayo sa matatamis. Umiwas na tayo sa kanya. Paka-rebound ka lang. Oh. Hindi. Joke lang, seryoso. Seryoso guys, iwasan na natin mga asukal. Mga 3-in-1 coffee, lalo na yun. Mga juice, tapos yung mga soft drinks. Masama talaga yun sa katawan, tsaka yung soft drinks na yan. Ano talaga, against talaga dyan si ano, Manny Pacquiao. Kasi alam naman natin kung gaano siya ka-healthy. I mean, kung gaano siya kaingat sa katawan niya kasi yun yung puhunan niya. Hindi talaga advisable yung mga yun, guys. Tsaka guys, iwasan natin ang tinapay, especially white breads. Sa ating mga Pilipino, parang nasa kultura na natin kasi yun. Sa umaga, ang almusal natin, pandesal. Sa hapon naman, tinapay ulit yung merienda natin. I-try natin palitan ng kamote o kaya patatas. Try nating palitan ng galing sa lupa, tubong lupa. Mas healthy yun, guys. Tapos guys, sa journey na to, pipiliin mo kung saan ka masaya. Kung saan ka masaya na gawin yung pagpapapayat mo. There's other way naman, hindi lang sa exercise, hindi lang sa gym. Pwede naman sa Zumba kung mas masaya sa tingin mo doon. Mas magaan yung pakiramdam mo na gawin yun doon ka, hindi yung napipilitan ka. Pagka ganun kasi parang babalik ka lang din sa dati kasi there's always a two-way. Either mapamahal ka doon sa paraan na yun o kaya Babalik ka lang din sa dati. yun guys yung para sa akin, ganun. Ayan, sa journey ko guys, parang feeling ko na try ko na lahat. Nag-try na ako ng lemon and honey. Nangasim yung chan ko. Tapos apple cider. Tsaka honey. Nangasim ulit yung chan ko. Siguro acidic ako. Pero sabi nga nila, hindi yun pwede sa mga acidic. Siguro nga acidic ako kasi hindi kaya nung chan ko eh, nangangasim. Parang umaakyat sa lalamunan mo yung asim niya. Kaya, yun, nagtry ako mag-exercise. Sa ngayon, guys, yung turmeric lang talaga ang pwede sa akin. Hindi ako nangangasim. Hindi nangangasim yung chan ko. Yun, guys, advisable talaga yung turmeric. Natural pa yun, guys. Yun lang, guys, ang masishare ko sa inyo. At kung may maidadagdag pa kayo, please comment down below any suggestion or comment para mas mag-improve pa tayo. At saka, yung suggestion nyo, pwede natin gawin at bigyan natin ng review.